They're asking kung meron bang nagsi-civil wedding dito sa India. Actually, 5:30 ngayon ng hapon and sobrang naiinip ako dito sa bahay. Shai, ane ko ano siya? Ano yung bantaruan? Barter wara. So they renovated this house for 10 to 12. Yeah, or nag-cut ng hair. Meron namang mga cases na nabiyuda yung babae. Tapos sa kanya, dun sa kasalan na yon na magpapakasal ka na nga, ikaw po yung babayaran nila. Kasi that's a mouth too. So yung mga kinuha sa park. Taja. Taja, che. Guys, time check 5:30 ngayon ng hapon. And sobrang naiinip ako dito sa bahay. 5:30 and sobrang init pa rin talaga dito sa labas. So, gusto kong maglakad-lakad dun sa labas, dito sa likuran namin. Pero hindi ko na magawa kasi sobrang init ng panahon. And dito si mother-in-law, Mami Sukaro, Chotame. Na-stock ha, ano? So, naghahanap siya ng makakain. Papakita ko sa inyo kung gaano kainit dito. Grabe, ayan na. 5:30 na yan. Pero yung sikat ng araw, sobrang ayoko nang lumabas dito. And dito, ako ni Laili do? Binda? So si father-in-law, si papa, kumuha siya ng okra na naman dun sa farm. So ayan. Tignan natin kung anong ginagawa ni papa dyan. Dyan lang yung dyan lang yung lugar ko. Mag-apon lang ako nakahiga dyan. And right over here, papa Sukarocho. You're eating 4 o'clock snacks. Ahuhuka, ano siya? Buso siya, mixed buso. Buso, ane? Chai. Chai. Ane ko, ano siya? Amaminu mamrane buso. So, mommy is eating this thing. Aju jowash? Aju lawash. Aju lawash. Ane, hu? Video ma, pro. Nanonood siya ng video ng Milane's vlog. So, ayun, 5:33 na. Ane, bukan? Ewa karo. Milan kay gya, keter. Milan keter gya. Sabi ni father-in-law, sabi ni papa, nanonood daw siya ng vlog habang kumakain ng nasto or snacks dyan. And check natin yung outside, guys, kung may mga tao dito. Ayan. Dito hindi na masyado mainit dito sa may namin, sa may street namin. Ayan, wala pa masyadong lumalabas. Meron lang may mga nakaupo sa nakaupo sa mga harapan ng bahay nila. Oho, Jay Samnaran. And si Mama Masi. Bogar Milagas. Kantari jaway. Kantara awas. Bow kantara awas. So ayan, tapos yung bahay ni Kang Kumasi, ayan, under construction pa. So yan na yung nila. Yan na yung na tatapos nila. So, hindi masyado mainit dito sa may harapan kasi kung napapansin nyo, yung mga bahay-bahay, magkakalapit lang. Pero, dun sa likuran ng bahay talaga namin, sobrang init. Yan, Gusto ko nga sabihin si Milan, na dalhin niya nga ako sa palengke para kahit papaano is makapag-unwind ako. Grabe. About handak siya, Pruger. Barkarta. Ano yung bantaruan? Bakit karna may AC dyan? Para kang naka-AC, guys. Kahit niiwan kami naka-AC ngayon, naka-electric fan lang kami. Pero pag galing ka sa labas, tapos pumasok ka dito sa bahay namin, sobrang lamig talaga. So, sobrang refreshing dito sa loob ng bahay. Kahit ngayon, kahit na naka-solar panel kami, hindi rin kami nag-AC sa hapon kasi sobrang malamig talaga yung bahay. That's the reason why hindi nila tinibag yung bahay namin. And ito yung dahilan kung bakit. Aproger tandak shehen eh papa. Anli din eh. Because of the woods. Aproger kilawaras she. Ager kilawaras thank you. 70 years.
70 years. Pan renovation na pro card di doon eh. Kailan waras siya renovation ma? Renovation, matlog. 20 years. 15 to 20 years. Das waras as eh. Barter waras. So they renovated this house for 12 to 13 years na. Pero hindi nila giniba itong wooden hubong. So, walang ano yan. Ah, roof na yun eh. Ceiling na yun. Kali wood siya. Alakra siya kali. So, napapansin nyo, wood lahat yan. Yan yung dahilan kung bakit hindi mainit dito sa bahay namin. Hindi siya modern looking. Pero, sobrang comfortable tumira dito sa bahay namin. So, ayan, nanonood sila ng TV. Sobrang init dito and sobrang nakakainip. Tignan natin kung anong ginagawa ni Mami. Haba na. Aho siya. Bovelo ba na ano? 6 o'clock guys. 6 o'clock nagluluto na si Mami ng dal. Mixed dal siya? Aho muna ito tangan? Mixed dal. Elehuhu siya. Mixed dal by P. So, pinakuloan na ni Mami yung mixed dal. Ano yan? Tomato. Tomato. Okay. And then? Jiro. Jiro ano yung tomato. So, ayan lang. Ano yung roti? Barabar. So, yan yung niluto ni Mami. Ano yung pekwano, Mami? Ajuk hais na. Kichiriya na yan. Wala. Kakainin ko to guys. Gusto ko to. Yung kichiriya tsaka yung eggplant na may kasamang patatas. Meron tayo ditong dough. Time check, 6 o'clock na guys. Pero sobrang init pa rin, ayan. Sobrang init. Go, Garmilagas. Go, Pantarawas ba? Barbies na ba dyan eh? Bago, may ulito. Ah, may ulito na. So, ayan, nilagay na niya. So, ahayaan niya lang na maging boiled yan. And then, magluluto na ng roti. So, 6:05 na. Hinintay ko lang si Milan na dumating. Nagbabasa ako ng mga comments ngayon and they're asking kung meron bang nagsi-civil wedding dito sa India. Actually, meron po. Merong civil wedding dito sa India and some of our friends dito na mga Indians, mga love marriage sila. So, nag-civil wedding sila. Well, hindi naman compulsory na kapag love marriage is magsi-civil wedding. Pero may mga cases na, for example, meron akong kaibigan dito na love marriage sila, hindi sila kinasal ng talagang bonggang kasalan, kagaya na lamang ng mga nakikita nyong normal na kasalan dito sa India. Pero, mas bongga yung ibang celebration nila, kagaya na lamang nung nag-babri yung anak nila or nag-cut ng hair. Meron namang mga cases na nabiyuda yung babae. Tapos, unang kinasal na kasi siya dun sa unang asawa niya. Tapos, namatay nga yung asawa niya. So, sa second na pagkapapakasal niya, civil wedding na lang. So, merong civil wedding. And alam nyo ba dito sa India, nabanggit lang din sa akin ni Milan, na merong kasalang bayan dito sa lugar namin, dito sa society namin, kung saan, tatlo silang sabay-sabay na magpapakasal. Pagkatapos, isang venue lang, isang kainan lang, and wala silang babayaran. Yung mismo society pa yung magbabayad sa kanila. Diba ang galing? Tapos bibigyan pa sila ng mga appliances sa bahay, kagaya na lamang ng mga kama, cabinet, ganyan. So, meron nga din kaming mga kakilala dito na nagpakasal dun sa kasalang bayan or kasalan sa society natin. And mamaya, pagdating ni Milan, ipapa-explain ko sa kanya dun sa kasalan na yon na magpapakasal ka na nga, ikaw ko yung babayaran nila. Kasi merong mismong fund yung society dahil nga dun sa mga nagmumulta. So, iniipon nila yon tapos kapag mayroong project yung society, yun yung gagamitin nila. Explain ng maayos ni Milan mamaya kapag nakarating na siya. Tingnan natin yung mga tao dito paano sila nagta-time pass. Ganda, Foy. So, Karocho. Binda. Binda sa Maruan. Binda sa Malchu. So, yung mga kinuha sa farm, si Ganga Foy, naghahati siya. So, pinapahati ni Mami sa kanya since wala nga ginagawa yung mga tao. Masama sa binda, che? Masama. Taja. Taja, che.
So, ayan siya. Ayan yung mga, ayan may nag-aaral. Ayan. Ayan, walang katao daw dito sa village. Jaysam na rin. You're back from the farm? Yes. Very tired? Yes, and that's why I'm sitting in air conditioning. In front of AC. Because it's summer, guys. Very hot. Mainit? Mainit, sobrang mainit. Sobrang mainit. You can just see outside how hot it is. We are just discussing. I'm telling them right now that if you come, I will tell them what is the marriage, like the one we discussed earlier. Samulagan. Samulagan. So I will discuss it to you now. It's marriage where so many people get married in under the one roof. Like it's just not your one personal function. Marriage. Mm. One function, there is 11-15 people getting married. Mm-hmm. Or more, many more. Depends on how big the society is or how big the fund is. Mm-mm. Depends on them. So we are just talking about it and I will tell it to you guys. I will explain to them. So I find it very interesting, guys. Kaya inalam ko talaga siya kung paano ba yung nangyayari, ano ba yung process. So ang pagkakasabi sa akin ni Milan, dito daw sa society, meron silang trust kung saan meron silang papel na ipapa-fill up sa'yo. Tapos, yung mga gustong mag-register for the kasalang bayan, magre-register sila. Yung mga walang capacity na magpakasal. And hindi pala siya completely free, guys. Kailangan daw nilang magbayad ng 11,000 para sa couple, per couple, kung gusto nilang magpakasal. And then, yung society pala, yung mag-take ng initiative and gagastos lahat. So, magmula sa decoration, sa pagkain, tapos may magbibigay pa sila ng regalo sa iyo yung society. So, paano mangyayari? Saan manggaling yung mga pera? So, natanong ko din kay Milan yan. So, kung 11 na katao yung nag-register para sa kasalang bayan, edi meron na silang funds na 11 times 11 person. Diba? 11,000 times 11 person. So, isa na yun sa mga gagamitin nila. Pero hindi naman matatapos yung buong seremonya, yung buong kasalang bayan. Kung walang pagkain, kung walang ibang mga gastusin, decorations, 'di ba? So magbibigay pa ng mga regalo sa bawat couple. Last time daw, actually matagal na nilang ginagawa ito. And last time natanong ko yung mga kaibigan ko dito, merong nagpakasal kasi sa kasalang bayan, dalawa sila. And that time binibigyan daw sila ng refrigerator, cabinet, mga kama, mga gamit sa bahay. Di ba magbabayad ka lang ng 11,000 bongga na? Meron ka ng profit kasi magbigay yung mga donations. Kasi yung buong society daw, yung mga nanunungkulan, mag-iikot-ikot daw sila sa mga kabarangay and mga society. Tapos lahat ng mga parte ng society, magdo-donate sila. So yung mga mayayaman nagdo-donate daw ng napakalalaking halaga bilang regalo dun sa mga ikakasal. Tapos halos lahat talaga parang magpi-pitch in ba and magbibigay talaga sila ng pera para sa project ng society na to. Tapos yung pera na yun yung gagastusin nila lahat, pagbibili ng regalo, pagpapakain sa mga tao. Tapos, sabay-sabay ikakasal yung mga nag-register. Diba, napakabongga kung wala kang pera. Tapos, meron kang society na kinabibilangan. That's why yung mga tao dito, pinapahalagahan din talaga nila yung society. Ang problema lang doon, hindi mo masosolo yung okasyon kasi meron kang kahati. Merong 10 or 11 na katao yung mag-aano sa'yo, yung kasabay mo na kinakasal. Tapos yung mga bisita nun, madami kasi yung mga bisita ng bawat couple, iba-iba. Pero, part lang kasi kami ng isang society. So, yung bisita ng halos 11 na nag-register, pareho lang din. So, isang beses na lang papakainin. Tapos, 10 or 11 na katao na yung kinasal. Diba, napakaganda ng sistema. Hindi ko lang alam kung paano ba yung kasalang bayan sa Pilipinas. Ang alam ko, meron din kasalang bayan sa Pilipinas. Kagaya nung nagkasalang bayan kasi yung pinsan ko din yata. February 14 naman. Tapos, kinasal sila. Tapos, nag-reception. Ganun lang. Pero dito, sila lahat ng magpo-provide. Kailangan mo lang magbigay ng 11,000 na bayad sa society. Tapos,
sila na yung magpo-provide sa lahat. Yung parang pare sa atin na magkakasal, ipo-provide nila yun. Yung stage, decorations, pagkain, yung mga upuan, ganyan, ipo-provide nila yung mga regalo. Tapos pupunta ka na lang doon at ikakasal ka na. So, ayun. I hope naliwanagan kayo. And kung meron kayong mga questions, sabihin nyo lang sa akin. Answerin natin yan sa baba. So, another knowledge na naman po yan sa inyo. Ako din natututo ako, guys. Kapag meron kayong mga tinatanong, tinatanong ko din kay Milan. Kasi, syempre, hindi ko naman alam lahat dito sa India. Pero dahil sa mga questions nyo, nabubukas din yung isipan ko. And nadadagdagan yung kaalaman ko tungkol sa bagay na to. So, magtanong lang kayo na magtanong, sagutin natin yan. So, thank you for watching. I'll see you all tomorrow. Bye-bye.